Yo, kapatid, good morning. Oh, may hang Uber pa si Kuya. Pasensya na kayo ha. Medyo hindi tayo nakapag-create ng vlog o ng content. Gawa ng medyo naging busy tayo dito. Shoutout pala sa mga kasama ko kagabi. Mga alpakaparo, no? Yung mga brad natin dito sa El Nido, Palawan. Yung mga talagang totoong kapatid, no? Shoutout sa inyo lahat. Okay. Especially kay Brad Marco, kay Brad Arangote, at saka kay Brad Alaska. Okay, kapatid, meron lang ako rito ito pa ulit-ulit na nangyayari dito sa akin sa El Nido. Gawa nga nung unang vlog ko, yung mga nakaraang vlog ko pala, parang pinakita ko sa inyo kung paano ako nagbubulkit. Ngayon, kapatid, eksperto na ako magbulkit. Oh, kaya lang, may napansin kasi ako dito, kapatid. Ito, tatanungin ko sa inyo, kung mapapanood nyo to ng diretso-diretso yung video, 3 minutes lang naman ang haba nito eh. Kung mapapanood nyo, kapatid, yung hanggang dulo, tatanungin ko kayo kung sino yung may kasalanan dito, no? At bibigyan ko kayo ng advice, okay? Grabe, hangover ako. Okay, ito, ibabalik na rin ko lang ang camera ha. Wala ito, simpleng-simple lang ito na scenario, kapatid. Ayan. Ito kasing kapatid natin ay pang-apat ng beses na nagpalit ng kanyang interior. At tinatawan-tawanan niya lang dahil yun nga. Kaya kesa naman sumama ang loob niya. Tinignan ko kapatid yung kanyang rim, no? So ito yung nangyari sa kanyang rim. Ayan, may mga umusli na mahahaba pa. Ang haba niya, no? Oh, ayan pa. Diba? Oh, ayan, ang dami. Ngayon, sino ang may pagkakamali rito? Pero kung ako ang tatanungin mo kapatid, pwedeng may mali dito yung nag-align, no? Siyempre siya ang unang-unang nagkamali dito dahil hindi niya sinander, no? Hindi niya sinander yung spoke na sumubra. Which is, yun ang trabaho niya dapat. After niyang i-align, isecure niya yung gagamit, no? Isecure niya yung gagamit, nagbayad yung may-ari, dapat isecure niya. Ngayon naman, yung vulcanizer, yung mga vulcanizer, dapat paulit-ulit na nangyayari ito. Kung hindi naman din natin kaya, tayong mga vulcanizer, natanggalin yung umusli na spoke, pwede naman yan natin kapatid na dagdagan na lang ng flap tire. Yung flap, yung ganito kapatid, yung maliit lang na nakatabon doon sa ulo ng spoke natin. Yan. Pwede natin yung kapalan, no? Para at least ma-advise pa natin yung gagamit o yung customer natin na boss, ipa-sander mo yung spoke, yung dulo ng spoke, yung laging nagpapa-flat sa interior mo, yung bumubutas kapatid sa interior mo. At tayo namang mga customer na nagpa-align kapatid, dapat maging mapanuri tayo sa mga bagay-bagay, especially sa mga pinapagawa natin, lalong-lalo na dito sa mga pinapa-align natin. Kasi kapag hindi natin inayos to kapatid, hindi natin chinek yung mga ginawa ng mga kapatid natin na mekaniko, mga kung sino man, possible kapatid na tayo rin ang pwedeng balikan. Okay? So ito as in maiksi lang talaga. So hanggang dito na lang. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kapatid, alam mo na kung ano dapat mong gawin. Paiba natin na yung subscribe button at pindutin na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga susunod na tips and tutorial na kagaya nito. Kapatid, pinopromote ko rin pala sa inyo kung maaari lang yung isa ko pang YouTube channel, yung Motor Shop sa YouTube. At pakidalaw na rin kapatid kung maaari lang din yung ating Facebook page na Kuya Lan. Maraming salamat kapatid. God bless po sa lahat. Ingat po kayo.